Our heavenly and merciful Father God, thank you for saving us from eternal condemnation. Ama naming Diyos na nasa langit na mabagin, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. And thank you for giving us the chance to be able to live for you. At maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng pagkakataon upang makapamuhay kami para sa iyo. And thank you for giving us the church to abide so that we may grow up, we can grow up in the faith. At maraming salamat sa pagbibigay po sa amin ng iglesia upang kami po ay makapanatili at lumago sa aming pananampalataya. And today, we're gonna have the New Beginner's Bible Study. At ngayong araw po, kami ay magkakaroon po ng New Beginner Bible Study. Please help us to grow up through the Word of God more. Pakiusap, tulungan mo po kami na higit pang lumago sa pamagitan ng salita ng Diyos ng higit pa. And please be with us this time so that may we understand the deep things in the Bible. At samahan mo po kami sa mga oras na ito upang higit naming maunawaan ang malalalim na bagay ng Biblia. Please be with speaker and interpreter to deliver your message clearly. Samahan mo po ang tagapagsalita at tagapagsalin upang maihayag ang iyong salita ng may kalinawan. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Aming ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa iyong makapangyarihang kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Today, we're gonna study about the fellowship. Kaya ngayong araw, ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa fellowship o pakikisama. Since we got salvation, in order to live for God, we need the spiritual milk. Mula lang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay makapamuhay sa Diyos, kinakailangan natin ng spiritual na gatas. So we can call them the four wheels of the Christian life, four elements of the Christian life. At maaari natin tawagin ang mga ito na apat na elemento ng buhay Kristiyano. Word of God, prayer, fellowship, and evangelism. Salita ng Diyos, panalangin, fellowship, at evangelism. But if we say the strictly, evangelism is the output. Kaya kung atin pong ihiwala ito ng maigi, yung pong evangelism, ito po yung resulta o bunga. So, as a result of the eating the spiritual food, as a output, as a fruit, we can save the lost souls. Kaya bilang resulta po ng pagkain, ng spiritual na pagkain na ito, ang bunga nito ay yung evangelism. Makapagligtas po tayo ng maligaw na kaluluwa. But also, when we evangelize, we can get the strength, of course. At ganyan din po, kapag tayo ay mag-evangelize, makakuha din po tayo ng kalakasan. Anyway, among the spiritual foods and among the four wheels of the Christian life, today we're gonna study about the fellowship. Kaya gayunpaman, mula po sa mga apat na gulong ng buhay Kristiyano at sa spiritual nating pagkain, ang pag-aaralan po natin ngayong araw ay patungkol po sa fellowship o pakikisama. Let's look at the Philippians chapter 1 verse 5. Tignan po natin sa Philippos chapter 1 verse 5. Philippians chapter 1 verse 5. Philippos po, chapter 1, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Yes. Here, the book of Philippians, in chapter 1, is talking about if we really get salvation, we have to suffer with Jesus. Kaya dito po sa aklat ng Filipos, sa chapter 1, binabanggit dito po na kung kinakailangan nating mamuhay para sa Diyos, talagang tayo po ay dadanas ng kahirapan. Then verse 5 says, your fellowship in the gospel from the first day until now. At sabi po dito, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. On the first day is the day we get salvation. Kaya itong unang araw po na binabanggit ito, ito yung araw kung kailan tayo naligtas. Since we get salvation, we start to have a fellowship with God and save the people. Kaya mula nang tayo ay maligtas, dun po nagsimula yung ating fellowship sa Diyos at sa mga ligtas na tao. When the baby is born in the family, he start a fellowship with the family members. Kaya kapag yung pong sanggol ay isinilang sa loob ng pamilya, nagsisimula yung fellowship niya sa kanyang pamilya. Then the topic of the chapter 1 is that we have to suffer with Jesus. At yung pong paksa ng chapter 1 ay kinakailangan nating magdusa kasama si Jesus. So what is the fellowship? Kaya ano po ba yung fellowship? Did you have a fellowship?
before the new beginners Bible study? Kaya nagkaroon po ba kayo ng fellowship bago po yung new beginner Bible study? We make a group and share the testimony. Diba, nagkakaroon po tayo ng grupo at nagbabahagi ng testimony. That is not everything of fellowship. Hindi pa po yun yung lahat-lahat ng fellowship. Of course, we share our testimony and our pain and our sorrow and our joy. This also fellowship. Kaya syempre, ibinabahagi po natin yung ating testimony, yung kahirapan natin, yung kalungkutan. At gayon man, yun po ay parte ng fellowship. But suffering with Jesus, suffering for the gospel together is also fellowship. Pero yung pong pagdurusa sa ebanghelyo kasama ng Panginoon, ito rin po ay fellowship. So in chapter 2, in chapter 1, we have to suffer with Jesus, and in chapter 2, that's why we have to have the fellowship together. Kaya sa una po, unang kapitulo, sa kapitulo 1, sinabi dito na kinakailangan nating magdusa. Kaya sa chapter 2, sinabi na kailangan nating ng fellowship. So let's look at please look at the screen. Kaya tignan po natin sa screen. Chapter 2, verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag. What is this verse show us that what is in the fellowship? Kaya dito po sa talatang ito, ipinapakita sa atin kung ano ba yung nandoon sa fellowship. So if there is any consolation in Christ. Kaya nga sabi dito, kung mayroong anumang kaaliwan mula kasiglahan kay Yesu Kristo. Kasiglahan is the advice? Or what does it mean in Tagalog? Siglahan. Kasiglahan. Kasiglahan kay Kristo. In English, it's called the consolation. But in Korean version, it's the giving the advice. Kaya sa dito po, sa English version ay consolation. Pero po sa Korea, na translation naman po, ito po ay pagbibigay ng payo. So in the fellowship, the verses, the Philippians chapter 2 verse 1 says, there are the advice and the comfort and the mercy. Kaya nga dito sa chapter 2 verse 1, binabanggit na mayroong pagbibigay ng payo, kaaliwan at habag. So in the fellowship, we should give the advice to encourage each other. Kaya sa fellowship, kinakailangan nating magbigay ng payo o ng pagbibigay ng mungka ay ng encourage sa bawat isa. So let's look at the Proverbs chapter 12. Tingnan po natin sa Kawikaan chapter 12. Proverbs chapter 12 verse 15. Sa Kawikaan po chapter 12 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 2 1. Ang lakad ng hangal sa sarili niyang paningin ay wasto, ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo. Yes. The way of fool is right in his own eyes. Kaya sabi dito, ang lakad ng hangal sa sarili niyang paningin ay wasto. So foolish man don't wants to listen the someone's advice. Kaya yung mga taong hangal, ayaw po nilang makinig ng payo mula po sa ibang tao. They just go to their own way. Nagpapatuloy lamang sila sa sarili nilang lakad. But our fellowship is not like this. Pero yung ating pong pakikisama o fellowship ay hindi po tulad nito. In our fellowship, we can share what we learn or what is something helpful for our Christian life. Kaya sapagkat po sa ating fellowship, ating pong ibinabahagi ano ba yung ating natutunan o ano yung mga bagay na nakakatulong sa ating buhay Kristiyano. Somebody can accept this advice. Somebody doesn't like to this advice. Kaya mayroong iba na tumatanggap ng advice na ito at ang iba naman ay hindi. If we don't accept somebody's advice, we are fool. Kaya kung hindi po natin tatanggapin yung advice ng ibang tao, tayo po ay hangal. The next part, but he who heeds counsel is wise. Ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo. So, in the fellowship,
we have a counsel. We giving the advice. Kaya nga po sa fellowship, tayo po ay nagkakaroon po ng pagbibigay ng payo. So somebody can accept this advice. These people can grow up so fast. Kaya kapag yung mga tao na ito na tumatanggap ng payo ay talagang sila lumalago ng napakabilis. But somebody doesn't like to summons the advice. Then they always stay there. At yung iba namang tao na hindi tumatanggap ng payo, sila po hanggang doon na lang sila. Look at the Naaman. Tignan niyo po si Naaman. He's the commander in the Assyria. Siya po ay isang commander o punong kawal sa Assyria. But he's a leper. Ngunit siya po ay kitongin. Then how could he be healed? Kung ganun po, paano po siya dapat gagaling? He was ready to listen someone's advice. Sapagkat siya po ay talagang handa na makinig ng payo ng ibang tao. That's why when the little girl invite him to the Israel, he went. Kaya nga nung iimbitahan siya ng munting bata sa Israel, siya talagang nagtungo. Even though his thoughts are different from the advice, the commandment of the Elisha, he accepted. Bagaman yung kanya pong advice na natanggap ay iba sa sinasabi ni Eliseo, siya po ay talagang nagtungo pa rin. Tinanggap niya ito. Somebody is ready to listen or somebody reject someone's advice. Kaya may ibang tao na talagang handa na makinig at yung iba naman ay tatanggihan yung pong payo. We have to know, in the fellowship, there is the counsel. Kaya dapat po nating malaman na doon po sa loob ng fellowship ay mayroong pong payo. Naintindihan po? Then, what do we have to encourage? What do we have to give the advice? Kaya kung ganun po, ano po yung dapat nating ibigay na encouragement o advice? Let's look at the 2 Timothy chapter 4. Tignan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 4. Here I have a slide. Chapter 2 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 2 1. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa dikapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Yes. This verse, rather than the advice, we can say the commandment. Kaya dito po sa talatang ito, sa halip po na payo, dito po ay pag-aatas. In our Christian life, sometimes we are depressed to evangelize. Minsan po sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay nanlulumo na mag-evangelize. Sometimes we stop preaching the gospel. Minsan po ay itinitigil natin yung pangangaral ng ebanghelyo. At the time in the fellowship, we have to encourage each other to evangelize together. Kaya minsan po sa loob ng fellowship, kinakailangan natin himukin yung ibang tao, yung ibang kapatid, na mag-evangelize. So, preach the word. Be ready in season or out of season. Kaya dito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa dikapanahunan. So, in the fellowship, we used to ask, who is your invitee, and how can I help your evangelism? We should have the fellowship like this. Kaya nga doon sa fellowship, tinatanong natin sino yung invite mo, paano ako makakatulong sa evangelism. Kaya dapat ganito yung ating fellowship. I don't like the sports fellowship, that word. Sports fellowship. Kaya sa katunayan, ayoko po nung salita na sports fellowship. Is it fellowship playing basketball together? Fellowship ba yun, yung paglalaro ng basketball na magkakasama? What do you think? Sa tingin po ninyo? Dinner fellowship. Or outgoing fellowship. We can go the outgoing. We can play the basketball. We can play the volleyball together. But don't say that is fellowship. Kaya po, pwede po tayong lumabas. Pwede po tayong maglaro ng basketball na magkakasama, ng volleyball na magkakasama, pero hindi po natin matatawag iyon na fellowship. Fellowship is not like this. Yung fellowship po ay hindi tulad nito. Fellowship is the talking about, the discussing about how to evangelize people. Sapagkat yung fellowship, ito yung pag-uusap o aalamin kung paano mag-evangelize sa bawat isa. And
The fellowship is the suffering with Jesus for the gospel. At yun din pong fellowship, ito yung pagdurusa ng kasama ni Hesus Kristo alang-alang sa ebanghelyo. And also, we have to counsel, we have to give the advice not to be tempted in the world. At gayon din, kinakailangan natin magbigay ng payo upang tayo ay hindi matukso mula sa sanlibutan. Hebrews chapter 3, here, the slide. Hebrews chapter 3, verse 13. Would you read? Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang walang sinuman sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Exhort one another daily. Kaya sabi dito, magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw. It means encouraging each other every day. Ibig sabihin po nito, kailangan nating himukin yung bawat isa for araw-araw. What? For what? Para saan? Not to be hardened to commit sin. Upang walang sinuman sa inyo ang papagmatigasin ng kasalanan. This world is getting wicked, wicked. Sapagkat yung sanlibutang ito ay pasama na ng pasama. Then, if we don't have the fellowship, our heart is following the worldly things. Kaya kapag wala po tayong fellowship, yung ating puso ay sumusunod na doon sa mga makamundong bagay. So when we have a fellowship, we have to remind again and again, we should live holy. Kaya nga sa ating fellowship, kinakailangan nating paalalahanin yung bawat isa na kailangan nating mamuhay ng may kabanalan. And next verse, Hebrews chapter... And let's look at the next verse, Colossians chapter 3, verse 16. Kaya tignan po natin sa Colossians chapter 3, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Yes. I already told you, we should be ready to accept someone's advice. Kaya diba, nabanggit ko na po, dapat tayo ay maging handa na tumanggap ng payo ng ibang tao. Then, we can grow up fast. Nang sa ganun po, tayo po ay lalago ng mabilis. But, don't misunderstand. The Bible says, the those who have the richly wisdom can give the advice. Kaya, wag po kayong mamali ng pagkaintindi ha. Yun lamang pong mga tao na mayroong salita ni Kristo ng may karunungan ng maayos ang silang maaaring magbigay ng payo. So somebody misunderstand, we can give the advice in the fellowship. I'm gonna give the advice. Kaya may iba na hindi nakaintindi na, yun pala, sa fellowship pala, pwedeng magbigay ng advice. Sige, magbibigay ako ng advice. This is rule. You cannot do this. Kaya, brother, ito yung patakaran natin, ha? Huwag mong gawin yan. Sister, when you come to the church, you have to do like this. Kaya, sister, kapag darating ka sa church, dapat ganito yung gawin mo. They made the many new rules and the many advice. Kaya nagbibigay sila ng maraming mga rules at mga advice o payo. But Bible says, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. These people can teach others. Kaya sabi dito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kaya yung mga ayon sa lahat ng karunungan, yung mga taong ito po yung maaaring makapagbigay ng payo. That's why in the next part, teaching and admonishing one another in song. One another. Kaya sabi dito, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno. So, the brothers who really know the Bible well can give the advice according to the Bible. Kaya nga yung mga brothers na higit na nakakaalam noong Biblia, sila po yung mga tao na maaaring makapagbigay ng payo. Sometimes I get surprised when I counsel. Minsan po ako'y labis na nagugulat kapag may kina-counsel ako. One sister told me I have to do like this, but it is not according to the Bible. Kaya minsan nagulat ako kasi sabi nung kapatid, may sister po kasi na nagsabi sa akin na ganito dapat yung gawin ko. Pero hindi naman yun alinsunod sa sinasabi ng Biblia. So when we give the advice, we have to give the advice exactly according to the Bible, and those who have the richly the wisdom can give.
Kaya nga po, kapag tayo magbibigay ng payo, dapat ito ay sigurado na alinsunod sa Biblia at yun lamang pong makaaring makapagbigay ng payo ay yung mga tao na mayroong sapat na karunungan. And let's go back to Philippians chapter 2, verse 1. Here are another one in the fellowship. At ito pa po yung isang bahagi ng fellowship. Here, if any comfort of love, here is the comfort in the fellowship. Sabi dito, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, dito po may kaaliwan ng pag-ibig. In the world, as a saved people, we cannot get the comfort. Kaya sa sanlibutan, tayo bilang mga ligtas na tao, hindi tayo makakakuha ng kaaliwan. When we try to live according to the will of God, we are persecuted and we suffer. At kung tayo ay mamumuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay inuusig at nagdurusa. When I got salvation, I stopped drinking the wine. Kaya nung ako po ay nagkaroon ng kaligtasan, itinigil ko na po yung pag-inom ng alak. So, when the all my friends gathered for celebrate me, I reject to drink the wine. Kaya nung lahat yung mga kaibigan ko ay nagtipon-tipon para i-celebrate yung aking kaarawan, ay tinanggihan ko po yung pag-inom ng alak. Then all of them got angry. Kaya lahat po sila ay labis na nagalit. We gathered for you. Kaya nagpunta kami para sa iyo. But you reject drinking and smoking? Kaya tatanggihan mo na yung pag-inom at yung paninigirilyo? Even though the not drinking wine is right before God, they don't like it. Kaya kahit na po yung pag-inom ay hindi tama sa paningin ng Diyos, ayaw po nila ito. Even though I explain my salvation and I invite them, they don't listen. Kaya kahit na ipinapaliwanag ko po na ako ay naligtas at iniimbitahan ko sila, ayaw nilang makinig. So, even though they are my best friends, I felt lonely. Kaya kahit na sila po ay aking mga malapit na kaibigan, pakiramdam ko ako ay malungkot o nag-iisa. But when I came to church and joined the fellowship, everyone understand my heart. Ngunit nung ako po ay nagtungo sa church at nakibahagi sa fellowship, lahat po sila ay nakakaunawa ng meron sa aking puso. Everyone understand how much I sorrowful about their eternal destiny. At lahat po ng mga kapatid ay nakakaunawa kung gaano ako nalulungkot sa kahihinatnan o papupuntahan ng mga kaibigan ko. So where can you take the get the comfort? Kaya saan ba tayo maaring makakuha ng kaaliwan? Not in the world, but in the fellowship. Hindi po sa sanlibutan, kundi sa fellowship. 2 Corinthians chapter 1. Chapter 1. Sa unang Korinto po, kapitulo 1. Verse 4. Sorry? Babasahin ko, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inaaliw sa atin ng Diyos. The God comforts us in all our tribulation. Yung Diyos po, inaaliw niya tayo sa lahat ng ating mga kapighatian. Even though we get salvation, we still have a tribulation. Kaya kahit na tayo po ay ligtas na, meron pa rin po tayo mga kapighatian. Removing all our difficulties is not will of God. Sapagkat yung pag-alis ng mga kapighatian o kahirapan natin ay hindi po ito yung kalooban ng Diyos. God allow us to get the trial. Sapagkat yung Diyos, ipinahintulot niya na tayo ay magkaroon ng mga pagsubok. But God's will is, God comforts us in the tribulation. Ngunit yung kalooban ng Diyos ay bibigyan niya tayo ng kaaliwan sa loob ng mga kapighatian. The more we suffer, we comfort more through God. Sapagkat higit na tayo ay naghihirap, higit din binibigyan tayo ng Diyos ng kaaliwan. So Bible says, we may be able to comfort that who are in any trouble with the comfort with which we are ourselves are comforted by God. Kaya nga sinabi ng Biblia, upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamagitan ng kaaliwan na inaaliw sa atin ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Yes. When we suffer a lot, the more we suffer, the more God comforts us. Kaya kung higit pa tayo na dumaranas ng mga kahirapan, doon din po higit tayong binibigyan ng Diyos ng kaaliwan. Through the fellowship, God comforts us. Sa pamamagitan ng fellowship, doon tayo inaaliw ng Diyos. So, have you experienced the comfort through the fellowship? Kaya kayo po, naranasan niyo na po ba yung pong kaaliwan na ibinibigay mula po sa fellowship? Yes. Whenever I have a concern or difficulties,
I don't go to my worldly friends. Kaya sa tuwing ako po ay mayroong mga alalahanin o kahirapan, hindi po ako nagtutungo doon sa aking mga makamundong kaibigan. I want to have a fellowship with God and with brethren. Kundi ako ay nagnanais na magkaroon ng fellowship sa Diyos at sa mga kapatiran. Then they really comfort me. At doon ay talagang naaaliw po nila ako. The next verse. So, the would you read? Babasahin ko, subalit kung kami man ay pinahihirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. At kung kami ay inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan na inyong dinanas kapag kayo'y matyagang nagtitiis ng gayon ding paghihirap na aming dinaranas. So last part, if we are comforted, it is for your consolation and salvation. Sabi dito, at kung kami ay inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan. Those who experience the suffering and get comforted by God, they can comfort others. Kaya yung mga tao po na nakakaranas ng kahirapan at nakaranas din ng kaaliwan mula sa Diyos, may kakayanan po silang aliwin yung iba. Tama po ba? So look at Job. Kaya tignan po ninyo si Job. If here is a Job, everyone can comfort. Kaya kung nandito po si Job, sa totoo lang, lahat po ay maaaring maaliw. I have a big sickness. Kaya ako ay mayroong matinding sakit. Sickness. Then Job can share his sickness. Kaya kapag ganun, si Job, pwede niyang ibahagi yung naranasan niyang sakit. Somebody says, I lost my son. May isang taong nagsabi, nawala sa akin yung anak ko. But Job can share, I lost the 10 children. Kaya ngunit si Job, sasabihin niya sa akin, 10 anak yung nawala. So Job experienced the great suffering but great comfort also. Kaya si Job, talagang kanya pong naranasan yung matinding pagdurusa, gayon man, siya po ay nakaranas din ng matinding kaaliwan. These people can comfort others in the fellowship. Kaya yung mga taong ito, maaari nilang bigyang kaaliwan yung ibang mga kapatid sa loob ng fellowship. So maybe, if God wants to comfort this brother, God will give me the suffering first and let me overcome that suffering first. Kaya nga kapag marahil yung Diyos po kung nais niyang yung taong ito ay bigyan ng kaaliwan, ay bibigyan niya muna ako ng kahirapan at kaaliwan. Because God wants to use me to comfort others. Kasi marahil nais akong gamitin ng Diyos para bigyang kaaliwan yung iba. So in the fellowship, we can comfort each other. Kaya nga sa loob ng fellowship, maaari nating aliwin yung bawat isa. And the Philippians chapter 2. Kaya sa Filipos po, kapitulo 2. Philippians chapter 2 verse 1. Sa ulit, Filipos chapter 2 ulit, verse 1. Would you read again? Filipos chapter 2 verse 1, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag. Here is another one. If anyone affection and mercy, in the fellowship there is mercy. Kaya dito kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, sa loob po ng fellowship ay mayroong pong habag. So, because of the mercy of God, we got salvation. Kaya dahil po sa habag ng Diyos, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Now, in the fellowship, we should share this mercy. Kaya nga ngayon, sa loob ng fellowship, kinakailangan nating ibahagi yung habag na iyon. So if we are merciful, we can forgive each other. Kaya kung tayo po ay mahabagin, maaari po nating patawarin yung bawat isa. So Colossians chapter 3 verse 13 says, bearing with one another and forgiving one another, if anyone has the complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Kaya sinabi nga po sa verse 13, pagtiisan ninyo ang isa't isa, kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Somebody make a mistake to me. Kaya may isang tao ang nakagawa ng pagkakasala o pagkakamali sa akin. But in the fellowship, we have to forgive each other. Ngunit sa loob ng fellowship, ay kinakailangan nating patawarin ang bawat isa. Because we are already forgiven by the mercy of God.
sapagkat tayo po ay napatawad na sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Luke chapter 6 verse 36, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Yes, be merciful. Kaya kailangan po nating maging maawain, umabagin. All our sins were already forgiven. Kaya lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Then how can we not forgive even one single sin of brother or sister? Kaya kung ganun po, paanong hindi natin magagawang patawarin yung kahit isang kasalanan lamang ng brother o kaya sister? I have a counseling with one sister. Kaya ako po ay nagkaroon ng counseling sa isang sister. In Korea. Dito po ay sa Korea po yun. This sister departed church for 3 or 4 years. Kaya yung sister po na ito ay umalis po sa church sa loob po ng 3 o 4 na taon. When I counsel, I ask her, what was the reason to depart? Kaya nung tinanong ko siya, ano yung dahilan kaya ka umalis? Then she said, I heard from the one sister's word. Kaya ako po kasi ay nasaktan mula po sa sinabi ng isang sister. So I asked, what did she say? Ano ba yung sinabi niya? She said, I don't remember. Kaya sabi, hindi ko na nga po maalala. So I really got shocked. Actually, honestly, I got angry. Kaya nagulat po ako, pero sa totoo lang, alam niyo po, ako'y nagalit. Because of the word, she doesn't even remember. She departed from the church 3 or 4 years. Dahil lamang po sa salita na maski hindi niya nga na po maalala, ay dahil doon siya'y umalis sa church sa loob ng 3 o 4 na taon. Is it worthy to depart from the church because of that word? Karapat dapat po ba na talagang umalis sa iglesia dahil lamang po sa ganong salita? What a great loss. Kaya napakalaking kawalan yun sa kanya. Then, she still said she cannot forgive her. Kaya hanggang ganun ay sinabi niya pa rin daw na hindi niya mapapatawad. I have a strong doubt if she really gets salvation. Kaya meron po akong malaking pagdududa kung talaga pang siya ay naligtas. If we remember how much we are forgiven, we can forgive all others. Kaya kung maalala lang natin kung gaano tayo labis o karami yung napatawad sa atin, mapapatawad po natin ang lahat. Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to one another. And tender-hearted and forgiving one another, just as God in Christ forgave you. Sabi po dito, Efeso chapter 4 verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng nagpagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tender-hearted. Sabi dito, nagpapatawad o mga mahabagin. Tender, the soft, right? Kaya yung mga soft po o mahabagin. So our heart should be soft to accept someone's fault. Kaya yung puso natin ay dapat pong malambot para tanggapin yung pong pagkakasala ng iba. We should have the compassion to each other. Dapat po ay meron po tayong pagkahabag sa bawat isa. We are not perfect yet. Sapagkat maging tayo ay hindi pa po sakdal o perpekto. Yesterday, when I went back home after Bible seminar, there was a heavy traffic. Kaya kahapon po, nung ako po ay pabalik na sa aming bahay mula po sa Bible seminar, meron pong talagang heavy traffic. There is the two lines. Meron pong dalawang linya. And the car didn't move. Kaya yung mga kotse ay hindi na po umuusad. So, I couldn't understand why they are not moving. Kaya hindi ko maunawaan bakit hindi sila umuusad. Little by little, I approach here. Kaya paunti-unti ay nakarating ako dito. Then, here is the construction. They are paving the road. Kaya dito po ay mayroong construction o mga nag-aayos ng kalsada. And here is the big sign. Sorry for your inconvenience. Kaya dito po ay mayroong napakalaking sign na nagsasabi na patawad sa inconvenience na ito. And the man at work, there is a big signboard.
Kahit meron din po nakalagay na men at work. When I look at here, the signboard, I can understand. Ah, because of the walking, the people, the there is a traffic. Kaya nung nakita ko po ito, naunawaan ko na, ah, kaya pala may traffic dahil dito. We should have this signboard in my forehead. Kaya tayo rin, kinakailangan na mayroon din po tayong signboard, maski maging dito sa ating noo. If somebody make a mistake to you, look at the signboard on his forehead. Kaya kapag mayroong isang taong nakagawa ng pagkakamali sa iyo, tignan mo po yung signboard sa kanyang noo. On the management, on the construction, on rebuilding, repairing. Na yung sa management, sa construction, on sa pag-aayos. So, we are not perfect. Kaya tayo ay hindi pa po sakdal. That's why we have to accept someone's fault in the fellowship. Kaya nga dapat ay tanggapin po natin yung mga pagkakamali ng mga tao sa fellowship. So in the fellowship, we have the counseling, we can give the advice. Kaya nga po sa loob po ng fellowship ay tayo ay nagbibigay yan ng payo. And in the fellowship, we have a comfort and mercy. At ganoon din po sa fellowship ay nakakatanggap tayo ng kaaliwan at ng habag. And in order to keep this good fellowship, we should have this mind. Kaya para may pagpatuloy po yung fellowship na ito, ay dapat magkaroon tayo ng ganitong kaisipan. The Philippians chapter 2, verse 2 to 4. Mula po Philippos chapter 2, verse 2 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. So, in order to keep our fellowship, verse 2, we should have the one mind. Kaya para mapanatili yung fellowship natin, kinakailangan po nating magkaroon ng isang pag-isip. So, if we don't have the one mind, our way will be separate. Kasi po, kapag wala po tayong iisang pag-iisip, yung atin pong paraan ay maghihiwalay. The sunshine is not critical. Sunshine is not powerful, not much powerful. Kaya yung pong sinag ng araw ay hindi po ganun kalakas o katindi. When you collect that sunshine in the one point, it can make a fire. Ngunit kung pakukolektahin po natin yung sinag ng araw na iyon sa isang point lang, ito ay makakagawa ng sunog. Do you know the laser cutting machine? Kaya alam niyo po ba yung laser cutting machine? Through the light, we can cut even the metal. Kaya sa pamamagitan lang ng ilaw na malakas, kakaya rin po nating makapagputol ng maging metal. Laser is very powerful because that machine compress the light more and more. Then they even cut the metal. Kaya yung pong laser na ito ay talagang napakalakas sapagkat ito kanyang kinocombine o kinocompress yung pong mga ilaw. Kaya maging yung metal ay kaya niyang putulin. Each one of us is weak. Kaya bawat isa sa atin ay mahina. But if we gathered all our mind with one mind, God will work so wonderfully in us. Ngunit kung ating pagtitipunin yung ating pag-iisip ng nag-iisa, magkakaisa, ay talagang ito po ay gagawa ng napakalakas. So in order to keep our fellowship, we should have the one mind. Kaya para mapanatili po yung fellowship, kinakailangan magkaroon po tayo ng pagkakaisa. And verse 3, let nothing be done through the selfish ambition or conceit, but in the lowliness of mind. Sabi dito, verse 3, huwag ninyong gawin ang anumang pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. And we have to respect each other. At kinakailangan po nating irespeto yung bawat isa. Let each esteem others better than himself. Kung ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. So in order to keep our fellowship, we should humble ourselves. Kaya para mapanatili yung pong ating fellowship, kinakailangan nating ibaba yung ating sarili. When we humble ourselves,
we can find the something which we can learn from others. Kaya kapung ating ibababa yung ating sarili, mahanap po natin yung bagay na maaari nating matutunan sa iba. But if we become the arrogant, there is nothing we can learn from others. Ngunit kung tayo po ay magiging arrogante na, wala po tayong mapag-aaralan o matututunan sa iba. So if we become humble, and even though they make many mistakes, we can learn the lesson. I'll not make that mistake. Kaya kung tayo po ay talagang mapagpakumbaba at yung iba naman ay nakakagawa ng napakaraming mga pagkakamali, tayo po ay matututo, sasabihin natin, hindi ako gagawa ng gayon ding pagkakamali. You know the D.L. Moody? Kaya kilala niyo po si D.L. Moody. His best friend, one of the best friend is Torrey. Kaya yung isa po sa kanyang mga malapit na kaibigan ay si Torrey. And Torrey said, I know the reason why God used the Moody so wonderfully. Kaya sabi ni Torre, alam ko kung bakit talaga ginamit ng Diyos si Moody ng napaka maigi. Torre said, Moody is the person who is the most humble? Most humble that I have met. Kaya sinabi niya, sapagkat si Moody, siya po yung tao na pinakakilala ko na mapagkumbaba. Even though all people praise him and worship him, he didn't accept even one single word. Kaya kahit na siya po ay pinupuri ng mga tao, ay hindi po niya tinatanggap kahit isang salita mula doon. And when he make a mistake, he accepted his mistake. At kapag siya ay nakakagawa ng pagkakamali, tinatanggap niya yung pagkakamaling ito. Because he was humble, the Trey said, that's why God used it. Kaya dahil siya ay mapagpakumbaba, kaya sinabi ni Torrey na siya ay talagang ginamit ng Diyos. So in the fellowship, we humble ourselves. Kaya sa fellowship, kinakailangan nating ibaba yung ating sarili. That's the best way to keep our fellowship. Kaya ito po yung pinakamainam na paraan para mapanatili yung fellowship. And in order to keep our fellowship, look at this. Philippians chapter 2 verse 4 again. Would you read again? Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Yes, we have to take care of each other. Kaya, opo, kinakailangan nating ingatan yung bawat isa. So, even though our fellowship is really good, if we don't call each other and visiting each other, then our fellowship cannot be kept and increase. Kaya kung kahit na napakaganda ng ating fellowship, ngunit hindi natin tinatawagan sila o kaya hindi man lang binibisita, kaya kung ganun po, yung ating pong fellowship ay hindi lalago. So Bible says, let each one of you look out not only for his own interest, but also for interest of others. Kaya ang sinasabi po ng Biblia, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. If somebody absent, we have to have interest about them. Kaya kapag kunwari sa ating fellowship may hindi dumalo, dapat ibigay pa rin po natin yung interest natin sa kanya. Brother, why you didn't come today? Something happened? Do you have a difficulty? Brother, kapatid, bakit hindi ka nakadalo ngayong araw? Mayroon bang problema o nangyari? We visit the sisters. Kaya, brothers. Kaya pumisita kami ng brother o sister. That's the way to keep our fellowship. Kaya yun po yung paraan para mapanatili yung fellowship. Galatians chapter 6 verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yes. The church is the body of Christ. Kaya yung pong iglesia, ito po yung katawan ni Kristo. Then if my left hand hurt, my right hand carried all the burden. Kaya kapag yung pong aking kaliwang kamay ay may sakit o hindi makakilos, yung kanang kamay, siya po ang lahat ng gagawa. Just like this, if the one brother or sister has a difficult time, the other brother should bear their burdens. Kaya katulad po nito, kapag mayroon pong isang brother o kaya sister na nahihirapan, kinakailangan nating pasanin yung kanilang pasanin. So for example, here is the one ministry. Kaya isa dito. Kalimbawa, ito po ay isang ministry.
And here are members. At merong mga membro dito. There are tasks. At merong iba't ibang gawa. May mga gawain. And they share each part. At pinaghati-hatian nila yung bawat bahagi. But this brother couldn't do it. Ngunit yung kapatid na ito ay hindi niya kayang gawin. Then, if they don't take care of each other, they start to judge. Kaya kung hindi po nila aalagaan o ingatan yung bawat isa, magsisimula na silang husgahan siya. We finish our task, but he doesn't finish. Kaya tinapos namin yung gawain namin, pero siya, hindi niya tinapos. It's the way to break our fellowship. Kaya yun po ay paraan para sirain yung fellowship. In order to keep our fellowship, we have to bear each one's burden. Kaya para mapanatili po yung fellowship, kinakailangan po nating pasanin yung bawat pasanin ng bawat isa. Ah, brother, these days you are busy, then we're gonna share your part. Kaya kapatid, sa mga araw na ito, talagang abala ka ata. Sige, paghahatian na lang namin yung parte mo. So we have to help each other in the fellowship. Kaya kinakailangan po nating tulungan yung bawat isa sa fellowship. Naintindihan po? Oh, Hebrews chapter 10 verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Yes, we have to stir up the love and good works. Kaya kinakailangan po nating panatilihin yung mga mabubuting gawa. So, the priest try to look at the good things from others. Kaya pakiusap, tignan po natin yung mabubuting bagay ng iba. And please have the interest in others. At kinakailangan po nating magbigay ng interest sa iba. So that's the way to keep our fellowship. Kaya ito po yung paraan para mapanatili natin yung fellowship. And I'll show you the one video clip. Kaya papakita ko po yung isang video clip. When we get salvation, no matter who we are, we can have the true fellowship. Kaya nung tayo po ay maligtas, kahit sino po tayo, ay maaari po tayong magkaroon ng tunay na fellowship. Jonathan, the son of Saul, was 80 years old. Kaya si Jonathan po, siya po ay 80 years old, siya ay anak po ni Saul. At the time, the David was the only 30 years old. Ngunit ang panahon yun po, si David po ay 30 years old pa lamang. So, between the Jonathan and David, 50 years old gap. Kaya sa pagitan po ni David at ni... Did I say 50 years old? The David was 30 years old. So Jonathan was 80 and David was 30. So 50. Okay. Kaya yung gap po nila ay 50 years. But they had a true fellowship like lovers. Kaya ngunit meron po silang tunay na fellowship na tulad sa nag-iibigan. So Jonathan didn't care the age. Kaya si Jonathan, wala po siyang pakialam sa edad. Because the David was anointed by God, that's why he tried to learn something from David. Kaya dahil si David ay talagang pinahiran ng langis ng Diyos, kaya siya ay talagang nagsikap na matuto mula kay David. In the fellowship, no matter what we are, we can learn from each other. Kaya sa fellowship, kahit sino pa po tayo, maaari po tayong matuto sa bawat isa. So don't make some specific group in the church. Kaya nga sa church, ay huwag po kayong gumawa ng specific na mga grupo-grupo. We are college student. We're gonna have a fellowship only with college student. Kaya college kami, kaya magkakaroon lang kami, makikipag-fellowship lang kami sa mga kapwa namin college student. I'm the youth. So I'm gonna join the only youth fellowship, not the cell group fellowship. Kaya youth kasi kasama ako sa youth. Kaya sa youth lang ako makikipag-fellowship at hindi na po sa cell group fellowship. I'm elder, so I cannot have the fellowship with the youth. Ako mas nakakatanda, kaya hindi ako makikipag-fellowship sa mga kabataan. No. Hindi the fellowship ganun. Is not like that. Yung fellowship po ay hindi tulad nito. In the fellowship, no matter what our age is, and no matter what we are, we can have a fellowship all together. Kaya sa fellowship, anuman po yung edad natin, anuman po tayo, maaari po tayong magkaroon ng fellowship na magkakasama. Look at this. There's one story, the Taliabu saw that God ruled. This is Taliabu story. Taliabu. Kaya ito po yung Taliabu. It's the one area in, as I know, the Indonesia. Kaya yung Taliabu po ay, ito po ay kwento doon po sa Indonesia. The one missionary went there. It's very
Provincia. Kaya doon po, yung isang misyonaryo ay nagtungo po doon sa liblib o probinsyang-probinsyang lugar. And he preached the gospel and they got salvation. At ipinangaral niya po yung ebanghelyo at sila po'y naligtas. Their testimony is exactly same with us. At yung kanila po talagang mga patotoo ay parehong-pareho sa atin. If they are here, I think we can have a true fellowship. Kaya kapag sila po ay nandito, ay maaring magkaroon tayo ng fellowship ng tunay. He was also holy, judging those who determined to go their own way. At the same time, he graciously delivered those who demonstrated their trust in his word. You have also introduced the concept of substitution. The innocent lamb died in place of the firstborn. When I heard that, I thought, the lamb, Passover lamb, the sacrificial lamb. My mind opened. It had to be. This Jesus was the promised one. It would be Jesus who would deliver us from sin. We listened and saw that Jesus had power over all that we feared. Hunger, sickness, demons, and death. After 6 months, the foundational teaching climaxed, was applied to the doorpost to escape death in Egypt. Like the Passover lamb, the sinless Jesus was perfect. As the lamb died in place of the firstborn, so Jesus died in our place, paying our sin debt. As the words of the angel were spoken, he is not here, he has risen. And thank you. Thank you, God. Jesus has paid my sin debt. We cried. No one thought of eating. We rejoiced in the great things that God had done. At the end of the day, we brought 100 taliyahu that come to Christ. Listen to me. I agree with the straight path. I have put all my trust in Jesus and his death for me. I look at it like this. If someone buys a shirt for me, I mean, pays the whole price and then gives it to me, then all I need to do is put it on and wear it. Is that right? Is there anything else I have to do but just believe Jesus, that he took all my sins away and now I'm free? No, there is nothing left to do. It is finished. It is the truth. There is nothing I can do to please God, to pay my sin debt. It became clear to me that this is why Jesus had to die. He took my punishment. I will not come under God's judgment again. When it comes to the things of this world, I don't have a thing. Possessions, you know, I just don't want them. The Lord Jesus has already given me eternal riches. Do you see these ruined hands? Now I'm not concerned with this body of mine, not like I used to be. Do you hear what I'm saying? God has healed me. He's healed me inside. If I die tonight, you can bury this old body in the earth, but my soul will go to God's dwelling place. Now, if the Lord sees this leprosy of mine and says, what a pity. You are my child, but even though you're hurting, I won't take you yet. I'll still be thankful. I'll say, Lord, you're my maker. I'm just waiting on you. My hope is in God. He has given me life. So, even though the nationality and the race are different, language are different, if we get salvation, we can have true fellowship. Kaya nga, kahit na magkakaiba po yung ating pagkamamayan, yung lahi at lingwahe, kayo pa man ay maaari pa rin po tayo magkaroon ng tunay na fellowship. Tama po ba? Oh, that's why I can also have a fellowship with you. Kaya nga, maging ako po ay maaaring magkaroon ng tunay na fellowship sa inyo. Even though the background or social status are different, we can have a fellowship. Kaya kahit na magkakaiba yung antas ng buhay, ay maaari pa rin. Tama po ba?
So let's have a true fellowship in the church continuously until we stand before God. Kaya nawa ay magkaroon po tayo ng tunay na fellowship sa church hanggang sa huli, hanggang sa tayo ay tumayo sa harapan po ng Diyos. Let's pray together. Tayo lahat po ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming Diyos na nasa langit na mahabagin, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang pag-aralan ng iyong salita. And thank you for giving us the chance to join the fellowship together. At maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makibahagi sa fellowship ng magkakasama. You gathered all of us in the church. Ikaw po ang nagtipon sa aming lahat dito po sa iglesia. And you let us have the fellowship in you. At ikaw po ang nagpahintulot na magkaroon po kami ng fellowship kasama ka. So may we humble ourselves and help each other and love each other. Kaya nga nawa ay magawa naming papagkumbabain ang aming sarili, tulungan ang bawat isa at ibigin ang bawat isa. So that may we fight together for the gospel. Nang sa gayon ay magawa po naming lumaban ng magkakasama alang-alang po sa ebanghelyo. And we want to have save the more lost souls and wants to suffer with Jesus together. At talagang ninanais po namin na higit pang makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa at magdusa na kasama po si Yesu Cristo. Always help us to abide the fellowship and grow up in the fellowship. At nawa ay parati mo po kaming ingatan at tulungan upang kami po ay makapanatili sa fellowship at gayon din ay lumago sa fellowship. We pray in name of Jesus Christ. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.